Rendel Tagalog Love Stories presents Abat-ani ka, maghunos-dili ka nga at kumalma. Akala mo, mauubusan ka ng pagkain sa ginagawa mo. Nakikita mo ba kung gaano karami ang pagkain sa harapan mo? Kung akala mo ay magugutom kang muli, huwag kang mag-alala. Dahil sa bahay na ito, samot-sari ang mga pagkain dahil kay Sergeant Dantes. Sabi ni Nanay Berta kay Anika, napanay pa rin ang subo ng hita ng manok. Matapos ang ilang taon na pamamalagi ni Anika sa lansangan, ngayon lamang siya nagkaroon ng masasabing tahanan. Maayos na pananamit at masasarap na pagkain na kailanman ay hindi niya kailangan pang pulutin sa basurahan. Maliban sa manok na nasa pagkainan pa, ang ilang matatamis pang pagkain tulad ng ice cream at cake. Hindi siya nagsisisi na sumama sa mag-asawa na tumulong sa kanya sa kalsada ng duguan dahil sa ginawa niya makakain lamang. Ito Anika at iyong tikman. Napakasarap din yan dahil balita ko ay galing pa sa pinakamahal na restaurant ang isang yan. Inilagay naman ng matandang isang hiwa ng hamon sa pinggan ni Anika. Nagningning ang mga mata niya nanguyain ang karne na ngayon lamang niya natikman sa tanang buhay niya. Para itong cotton candy na sa bawat kagat niya ay ang matamis na lasa ang lumalabas. Maluha-luha pa siya habang pinagmamasdan ang mga pagkain sa harapan niya. Hindi siya makapaniwala dahil sa wakas, nakakain na rin siya ng maayos at malinis. Naku, anong iniiyak mong bata ka? Huwag kang mag-alala dahil dito ka na at nasabihan ko na rin ng sergeant na mamamalagi ka dito. Nakangiti pang sabi ni Aling Berta kay Anika. Hindi mapigilan ni Anika ang emosyong nararamdaman dahil hindi niya kailanman naranasan tanggapin o tulungan ning numan. Itataya niya ang kanyang buhay para sa mag-asawang tinanggap siya ng lubos. Matapos ang unang hapunan niya sa bagong pamilya, napagpasyahan ni Anika ang pumasyal sa garden ng mansyon. Hindi nga siya nagkakamali sa kanyang naisip dahil di hamak na napakaganda ng buong mansyon. Simula sa mga nagagandahang bulaklak na nakapaikot sa fountain dito sa gitna ng hardin, mga naglalakihang puno at malambot na damo na talagang nanaisin mong humiga. Napakaganda talaga dito. Naibulong niya sa kawalan, sabay pikit ng mga mata dahil sa ihip ng hangin sa kanyang muka. Ito ang unang beses na nagkaroon ng kapayapaan ng puso niya. Hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang nangyari sa pamilyang kinagis ng 5 taon na ang nakakaraan. Kung paano nila binawi sa kanya ang buhay ng sariling pamilya. Pinagkait ang buo, ang kompletong pamilya. Ngunit sa paglalakad ni Anika sa hardin, hindi niya namalayan ang 2 patalim na patungo sa kanya. Sa bilis ng kanyang reflexes, mabilis niya naiwasan ito ng walang kahirap-hirap. Madilim ang paligid, hindi nakatakas kay Anika ang figura ng babae sa malikod ng puno. Sino ka? Sabihin mo sino ka at anong ginagawa mo rito? Hiyaw ni Anika sa katahimikan ng gabi. Mas lalo lamang niya pinatalas ang pandama dahil biglang nawala ang babaeng iyon sa may puno. Pinaikot niya ang kanyang mata sa paligid at pinilit hinanap kung saan ito ngayon, ngunit nabigo siya. Ang pagiging alerto niya ay nagbigay ng kalituhan dahil ramdam niya na hindi naman masamang tao ang babaeng iyon. Tulad nga ng inaasahan niya, bigla na lamang sumulpot sa harapan niya ang babae. Nakasuot na itim na uniforme na natatakpan ng kalahati ng muka. Hi! Piliang sabi pa nito, sabay atake kay Anika. Ang tuhod nito, nakamuntika ng tumama sa sikmura ni Anika, mabuti na lamang at nagawa niya itong maiwasan. Sinunod ng babae ang uppercut, ngunit nagawang makaiwas ni Anika at saka siya tumalon palayo sa babae. Sino ka at bakit mo ako inaatake? At saka anong ginagawa mo dito? Ikaw ang dapat kong tanungin kung anong ginagawa mo rito sa teritoryo ng kaibigan ko. Ngayon lang kita nakita. At ano sa palagi mo ang ginagawa mo?
nagmumuni-muni sa gabi kahit alam mong delikado ang ganitong oras. Pero, you're actually good at fighting. Kita ang galak sa mukha ng babae, kaya sandaling nag-relax si Annika at hindi na muling umatake. Pinanood niya ang babae kung paano nito inalis ang takip sa mukha at lumantad sa kanyang napakagandang babae. Hindi maitatanggi na anak ito ng may kapangyarihan dahil sa kutis at tindig. Bago lang ako dito at inampon ako ni Aling Berta. Aniya sa babae. Alam ni Daniel na nandito ka? Alam ba niya? Mainitin pa naman ang ulo ng isang yon. Sabi pa nito na mas lalong nagpayuko sa dalaga. Bakit nga ba hindi niya naisip ang bagay na yon? Pero huwag ka mag-alala, hindi ka naman palalayasin ang isang yon dahil kay inaan niya ang tulad mong parang kuting na naliligaw. Pero pwede bang malaman kung paano ko natuto makipaglaban? Ngayon lang ako naka-encounter ng tulad mo na sobrang lakas ng pandama. Bahagyang pinamulahan ng pisngi si Annika dahil sa sinabi ng babae. Ito ba naman ang sabihan siya na magaling siya sa pakikipaglaban kung halos lahat naman ay kinakatakutan siya? Ako nga pala si Kasha. Kung gusto mo pumasok sa team ko, ay tawagan mo lang ako dito sa card na to. Hinahanap na kasi ako ng asawa ko kaya mauuna na ako sa'yo. Nga pala, kung makita mo man si Daniel at naglaban kayo, tamaan mo siya dito sa may dibdib dahil kahinaan niya yun. Nakakaloko pa itong umisi bago binigay sa kanyang maliit na card at saka walang pasabing nawala. Pero bago pa makalayo ang babae, narinig niya ang halakhak nito at kasama nitong boses ng lalaki. Kinabukasan ay ganoon pa rin na naging buhay ni Annika sa loob ng mansyon. Naging tagapaglinis siya sa buong mansyon at minsan naman ay nagdidilig ng halaman. Pero sa maghapon na narito siya, ni hindi pa niya nakakasalubong o nakita ang tinatawag nilang Daniel. Ito daw ang batang sergeant at ang amo nilang lahat. Naku Annika, bata ka, narito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Sabi ni Aling Berta sa hinihingal na boses. Binitiwan ni Annika saglit ang hawak na kutsilyo at humarap sa matanda. Hinimas pa niya ang likuran ng matanda upang kumalma. Kailangan kitang balaan na darating ngayong gabi si Sergeant kasama ang nobya niya. May kasamaan na ugali ang nobya niya kaya mag-iingat ka ha. Sabi ng ginang. Pero Nay, hindi naman nila ako kailangan sa loob, di ba? Pupwede naman po ako dito sa hardin hanggang makaalis sila. Hindi pwede anak, dahil kailangan mong magpakita sa sergeant dahil bago ka pa lang dito. Nasabihan ko naman siya, kaya wala nang magiging problema. Ang iniisip ko lang ay ang nobya niyang napakasama na ugali. Nay, huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako gagawa na ikapapahama ko. Ngumiti pa ng totoo si Annika sa matanda, ngunit hindi ito naging sapat upang pawiin ang pag-aalala ng ginang. O siya, basta ang sinabi ko ha. Kapag sa palagay mo ay pinag-iinitan ka niya, huwag ka na lamang kikibo. Paalala pa ng ginang. Nagpaalam na ito na muling babalik sa kusina upang ipagpatuloy ang pagluluto. Sinabihan din siya na sumunod upang tumulong kaya minabuti na lamang ni Annika na tapusin ang pagbubungkal sa mga tanim. Lumipas ang 2 oras at magtatakip silim na. Bumalik na siya sa loob ng mansyon. Nadatnan pa niya ang ilang katulong na aligaga sa pagpanhik ng 5 maleta sa 2 palapag. Sa may living room, naroon ang sopistikadang babae. Nakaupo na parang reyna. Habang ang ibang katulong na kasama ni Annika sa mansyon ay aligagang nagpapanhik ng mga gamit nito. Nagtaas pa ito ng tingin at tumama ang paningin nila sa isa't isa. Tumalim bigla ang tingin ng babae kaya mabilis na nagbaba ng tingin si Annika. Sino ka? At bakit ngayon lang kita nakita dito? Don't tell me, isa ka sa naghahabol sa fiancé ko. Maanghang na sabi nito at hindi pa ito kontento, tumayo pa ito at nilapitan si Annika. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Magsalita ka, kailan ka pa dito at sino ang tumanggap sa'yo?
hindi kita kilala at hindi pa ako nakakakita ng ganyan kapangit. Ininsulto pa nito na mas lalong nagpainit sa ulo ni Annika. Ngunit kailangan niyang tiisin dahil ayaw niyang mag-alala sa kanya, si Nay Berta. Kahapon lang po ako dito at si Nanay Berta po ang kumupkup sa akin. Nakayuko niyang sagot sa babae. Pero hindi nakatulong iyon dahil pinatawag ng babae ang ginang na tahimik na nagluluto sa kusina. Pinatawag niyo daw ako, miss? Sabi ng ginang habang bahagyang nakayuko sa harapan ng babae. Ikaw ang umampon sa basurang to? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatan sa pamamahay na ito, Berta? Kailan ka pa nagkalakas na loob na gawin ang gusto mo at mandagdag ng palamunin? Pinaalam ko ito kay Sergeant Miss. Katwiran ng matanda. Hindi ito nagustuhan ng babae, kaya isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ng matanda. Natulala si Annika habang nakatingin sa umiiyak na si Nanay Berta na nasa harapan niya ngayon. Para siyang naistatwa dahil sa pagkabigla, dahil ang ginang ay sinaktan na lamang basta-basta. Nangangatwirang ka pa talaga? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatan sa pamamahay na ito, Berta? Hindi porket pinapaboran ka lagi ng fiancé ko, ay gagawin mo nalang basta-basta ang gusto mo. Kinuskus pa ng babae ang kamay sa panyo na tila nang didiri dahil tumama ang palad nito sa maduming bagay. At ikaw? Dinuro pa niya si Annika na hindi nagsasalita. Ayaw ko na makita ang pagmumukha mo simula mamaya. Hindi ka kailangan dito sa pamamahay namin. Hindi ako tumatanggap ng mga aso na inabandon na lamang ng mga basurang pamilya. Hinding-hindi ka nababagay tumuntong sa ganito kagandang lugar. Panunuya pa nito na mas lalong nagpadilim sa mukha ni Annika. Pero hindi mo dapat sinaktan si Nay Berta. Mahinang bulong ni Annika. What? Hindi mo dapat siya pinagbuhatan ng kamay dahil mas nakatatanda siya sa'yo. Hindi kanya pinagsalitaan ng masama o maski binastos. Kaya paano mo naatim na pagbuhatan siya ng kamay? At sino ka para husgahan ang ginawa ko? Ang kapal ng mukha mong sagot-sagutin ako. Ang kapal ng mukha mo. Ang palad ni Annika ang tumama sa pisngi ng dalaga. Pumihit pa ka na ng ulo nito kasabay ng pagsinghap ng lahat. Anak, ayos lang ako. Humingi ka ng patawad. Pakiusap. Pagsusumamo pa ng ginang, ngunit naging bingis si Annika. Ang kapal ng mukha mo para saktan ako? Hindi mo ba ako nakikilalang hayop ka? Hiyaw pa nito, ngunit hindi nakaramdam ng takot si Annika. Wala akong pakialam kung anak ka pa ni Don Pacundo o ang may-ari ng bansa. Namastos ka ng tao dahil sa pagiging sugapa mong babae ka. Hindi ka marunong humingi ng pasensya kahit nanakit ka na matandang walang kalaban-laban. Dapat lang naman sa kanya yun dahil isa siyang feeling mayordoma. Kahit isa lamang siyang muchacha na nag-aastang reyna. Ayaw pa rin magpatalo ng babae kahit kitang-kita na ang takot sa mga mata nito. At ikaw? Anong tawag sa'yo? Isang nagpipiling reyna? Hindi ka reyna dito, tandaan mo yan. Matuto kang magpakumbaba kung ayaw mo lahat ng narito ay maging kalaban mo. Seryosong sambit ni Annika. Naputo lamang ang pag-iinit ng dalawa nang may baritonong boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi napigilan ni Annika na tapunan ng tingin ng binatang nakatayo sa hindi kalayuan sa kanila. Gwapong-gwapo habang suot ito ang uniforming pangsundalo. What is happening here, Amanda? Ano na naman ang kalokohan to? Nay Berta, bakit po kayo umiiyak? Tanong ng binata bago lumipat ang tingin kay Annika. Ikaw, sino ka? Umurong ang dila ni Annika at hindi nakasagot. Pinanood lamang niya kung paano tumakbo ang babaeng tinawag na Amanda at nag-iiyak sa dibdib ng binata. Mas nanlumo si Annika ng baliktarin ng babae ang nangyari. Kagat-kagat ni Annika magkabilang daliri dahil sa kabang nararamdaman. Matapos kasi ang insidente sa loob ng living area, ay pinatawag siya ng sergeant. Ito pala, ang sergeant, at hindi makapaniwala si Annika dahil
Napakabata nito. At hindi lamang yun dahil napakakisig at ang mga mata nito na sobrang lalim kong makatingin. Anong pangalan mo? Tanong pa nito matapos makaupo sa swivel chair at nagbuklat ng mga folder na nasa harapan niya. Anika, sir. Magalang naman yung sagot sa binata. What happened? Po? Anong nangyari kanina? Pag-uulit pa nito, kaya natahimik si Anika. Dahil dapat pa niyang sabihin sa binata ang nangyari? Paniniwalaan kaya siya nito? Dahil nobya nito ang sinampal ni Anika, kaya alangan siya kung sasabihin nga ba talaga niya ang totoo. Sinaktan kasi niya si Naiberta, kaya hindi ko napigilang masaktan siya. Pasensya na sir, aalis na lang po ako para walang gulo. Pasensya na po talaga kung sinaktan ko ang nobya mo. Hinging paumanhin ni Anika. Dinig pa ni Anika ang buntong hininga ng binata. At kahit hindi siya nakatingin, ramdam niya ang mga titig ng lalaki. Napakagat labi siya sa hiya dahil aminado siya na hindi maganda. Kaya nahihiya siya sa mga oras na ito. I didn't say na aalis ka. You can stay here as long as you want. Hindi ka naman kukupkupin ni Naiberta kung alam niyang masama kang tao. I'm sorry sa pinakitang ugali ni Amanda. Hindi ko akalain na susobra siya sa ganun to the point na mananakit siya. Sabi ng binata. Ang kaninang takot ni Anika ay nawala dahil hindi siya pinapaalis ng lalaki. Bagkus, humingi pa ito ng pasensya. Nakaramdam siya ng saya dahil hindi niya akalain ito, lalo na at isa lamang siyang alikabok ng mansyon. You can go now. Kung sakaling managuluhin ka ulit ni Amanda, just tell me at ako nang bahala. Sabi pa ni Daniel sa dalaga. Tumango lamang si Anika bago ito lumabas sa opisina nito. Napatingala na lamang si Daniel dahil sa pagod at problemang dinala na naman ng nobya niya. Naroon siya nang mangyari ang gulo. Pinanood lamang niya kung paano lumaban ang babaeng yun na ngayon lamang niya nakilala. Morenang balat, hugis pusong muka na walang kapantayang kagandahan at lalo na ang mapupulang labi. Kamukhang kamukha ng babae ang litrato ng babaeng nakilala niya noon. Ngunit ang pagkakaiba ay ibang-iba ang babaeng ito na nasa harapan niya. Nawala lamang ang pag-iisip ni Daniel sa babae nang muling bumukas ang pintuan ng opisina niya. Kahit hindi pa niya nakikita kung sino ang pumasok, sa bagsik pa lang ng pabango nito ay kilalang kilalan niya na. What? Malamig na salubong niya agad kay Amanda. Galit ka ba dahil sinaktan ko si Berta? I mean, si Naiberta. I'm sorry, love. Hindi ko talaga napigilan ang galit ko. Alam mo naman, 'di ba? Nabawal sa akin ang nagagalit ng sobra. Naglakad siya papunta sa binata at umupo sa kandungan ni Daniel. Hahalikan na sana niya si Daniel nang biglang umiwas ang binata. Ang kaninang kalmadong mukha ni Amanda ay bigla na lamang bumagsik. Love. Madiin ang pagkakasabi niya ngunit hindi natinag si Daniel. Pagod ako, Amanda. Sobrang pagod ako. Suway ni Daniel nang simulan siyang halikan ng babae. Daniel, palagi ka na naman pagod ha? 2 months na tayong hindi nagkita at ngayon lang din ako umuwi tas tatanggihan mo pa ako? Come on! Pamimilit ni Amanda sa binata. Kahit anong iwas si Daniel ay talagang porsigido ang babae. Kaya hinayaan niya na ito ngunit hindi niya magawang suklian ang bawat halik nito. Naitulak pa niya si Amanda nang muling biglang pumasok si Anika. Sa pagkagulat ni Anika, hindi niya agad na igalaw ang kanyang paa upang umalis sa lugar na yon. It's not what you think. Wala sa sariling sambit ni Daniel sa babae. Sandali pa silang nagkatitiga na parabang nag-uusap ang mga mata nila. Hindi ba itinuro sa iyo na kumatok bago pumasok? Kalmado, pero may diing tanong ni Amanda sa babae. Hindi napigilan ni Anika ang pamulahan ng pisngi sa bayuko. Sorry. Nahihiyang, sabi ni Anika, at saka siya tumakbo paalis sa lugar na yon.
Napabalik sa pagkakasandal si Daniel sa swivel chair dahil sa nangyari. Ngayon lamang niya napagtanto ang ginawang pagpapaliwanag. Para bang natural na lumabas sa kanya yon. Pagpapaliwanag na hindi niya kailanman ginawa kay Amanda. Tatlong buwan nang nakakalipas, simula nang kupkupin si Annika na mag-asawang walang anak upang maging katulong sa mansyon ng mga Dantes. Tatlong buwan na rin siyang nagtitiis sa babaeng si Amanda na palagi siyang pinahihirapan. Ngunit kailangan niyang tiisin dahil wala naman siya ibang pagpipilian. Mas lalo pa silang napalapit ni Daniel dahil napakabait ng binata. Hindi itatanggi ni Annika na may nararamdaman na siya para rito. Ngunit kailangan niya itong pigilan dahil hindi na maaari. Annika, magpahinga ka muna kaya? Kanina ka pa kasi nag-iinsayo dyan. Tignan mo ang katawan mo at napakapayat mo na. Sabi ni Nay Berta kay Annika dahil walang patda ang ensayo ng babae sa paghawak ng patalim at baril. Nay, hayaan mo siya. Dahil para din naman sa kanya ang ginagawa niya. Hindi siya gagaling kundi niya isasagad ang sarili niya. Sabi naman ni Kasha na nakaupo sa lilim ng malaking puno habang nilalantakan ng hilaw na mangga. Dalawang buwan ang nakakalipas nang muling bumalik ang dalaga at pilitin siya mag-insayo dahil gusto siya nitong kunin bilang isang secret agent. Dalawang buwan na rin ang nakakalipas nang umalis din si Daniel dahil sa misyon nito. Iyan ang sinabi ng dalaga nang subukang magtanong ni Annika. Tinanggap ni Annika ang alok ni Kasha dahil gusto niyang patunayan ang sarili para sa binata. Naku, Kasha! Hindi mo ba nakikita kung gaano kaliit na ang tiyan ng batang yan? Tas tingnan mo ang kulay ng balat niya. Napakatan na! Iiling-iling pang sabi ni Aling Berta. Nay, ang daming babae ang nagpapagutom at nagpapakamatay sa gym. Magkaroon lang ng ganyang katawan. Look at her abs! Kahit sino ay matitibos sa kanya. Isa pa, bagay na bagay sa kanya ang kulay ng balat niya. Napatingin naman si Annika sa katawan niya. Totoo ang sinasabi ni Kasha dahil mas lalo siyang pumayat at nagkaroon ng kurba. Hindi na rin basta morena ang balat niya dahil literal na nasusunog siya kakainsayo sa tirik na araw. Kayo talaga? Basta bahala kayo. At ako ay papanaog na muna at baka magalit na naman si Amanda dahil walang almusal ngayong gigising na siya. Paalam ng matanda na tinanguan ng dalawa. Huminto muna si Annika sa pag-iinsayo at nagtungo kay Kasha. Umupo siya sa tabi ng dalaga pero hindi niya inaasahan na makita si Daniel hindi kalayuan. Pero ang pinagkaiba ay magkaaway sila ni Amanda. Kasha! Sigaw pa nito kaya napatingin sa kanya si Kasha. Ano? Akala ko ba ay bukas pa ang uwi mo? Ano ginagawa mo dito? Parang isang himalaata na hindi mo kasama ang kakambal mo. Namuo ang pagtataka sa isipan ni Annika. Napatitig siya sa lalaking nasa harapan. At bigla na lamang bumilog ang mga mata niya. Hindi si Daniel ang nasa harapan niya. Kahit na pinagbiyak na bunga ang dalawa ay nakakasiguro siyang hindi ito ang binata. Wala. Nasa misyon pa siya. Narito sana ako para magpatulong sa iyo sa misyon. Kailangan namin ng babae na magaling magbalat kayo para makapasok siya sa kasino. Sabi pa nito, pero ang tingin ng lalaki ay kay Annika. Napansin ni Kasha iyon kaya hinila niya si Annika paharap kay Dylan upang magkakilala ang dalawa. Si Dylan nga pala Annika, siya ang kakambal ni Daniel. Isang genius freak ang isang yan. Kung aayain kanyang maghanap na exotic plants o animals, iwanan mo siya. Biro pa ng babae. Hello? Nahihiya pa niyang sabi at inalok ng pakikipagkamay ang lalaki na malugod namang tinanggap ni Dylan. Dylan, it's nice to meet you. Hindi ba naghahanap ka ng mga kasama sa mission mamaya? Si Annika, bagong estudyante ko. At masasabi kong isa siya sa mga magagaling na baguhan ngayon. Sabi ni Kasha. Napataas ang kilay ni Dylan dahil hindi siya naniniwala sa sinabi ng kanyang pinsan. Dahil ang babaeng nasa harapan niya ngayon
ay parang mahina at mabilis matakot. Hindi itatanggi ni Dyla na napakaganda ng babae. Kakaibang ganda, hindi ang tipikal na ganda ng mga nakilala niya. Really? Then, pwede ko ba siyang subukan kung papasa siya sa test ko? Nahangisipan niyang sabi kay Kasha, pero nagbigay naman ng kaba kay Annika. Pumayag si Kasha bago siya tinulak ng babae papalapit kay Dylan. Hindi ako magpapapigil kahit na babae ka. Ang kailangan ko ngayon ay isang matapang at hindi basta-basta sumusuko. Sabi ni Dylan kaya magkakasunod ang lunok ni Annika. Sige. Pumwesto na sila sa mismong gitna sa ilalim ng tirik na araw. Unang umatake ang binata at nagpakawala ito na magkakasunod na tadyak. Ilag lamang ang nagawa ni Annika dahil pinag-aaralan pa niya ang bawat galaw nito. You're good. Puri pa nito sa kanya bago nagpakawala ng magkakasunod na suntok. Kamunti ka na siyang madaplisan sa pisngi. Mabuti na lamang at nagawa niya itong ilagan. Nang mahakuha ng tiyempo si Annika, siya naman ngayon ang umatake sa binata. Nagpakawala siya ng magkakasunod na suntok at ang huling suntok niya ay hindi naiwasan ni Dylan. Tumama ang kamao ni Annika sa pisngi nito. Sa sobrang lakas ng suntok, napaatras ang binata. Hindi pa nakontento si Annika at muli siyang umatake. Isang malakas na tadyak na naman ang pinakawalan niya. Pinangsangga ni Dylan ang dalawang braso, ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang lakas ng babae. Napangiwi siya dahil pakiramdam niya ay nabalian siya ng braso. Stop! Hiyaw niya nang aaksyon na naman ang babae sa sunod na atake. Kahit tirik ang araw, hindi ito inalintanan ni Dylan at nahiga sa damuhan habang hinahabol ang hininga. What do you think, Dantes? Ang ganda, hindi ba? Magaling ba akong pumili ng tao? Anong masasabi mo? Pakukuhanan ko lamang siya ng 2 taon na kurso upang makakuha siya ng lisensya. Proud pang sabi ni Kasha. Yeah. Sang-ayon ni Dylan at saka nag-thumbs up pa dahil wala na siyang masabi sa bilis ng babae sa pagkilos. Hindi rin biro ang bawat lakas nito. Muli siyang tumingin sa dalaga at isang proud na tingin ang binigay ni Dylan sa dalaga. Kabadong-kabado si Annika habang papalapit sina Dylan, Kasha, Athena at Ivo sa destinasyon. Nakilala lamang niya ang mga ito kanina nang dalhin siya ni Kasha upang pagplanuhan ang misyon nila ngayong gabi. Nakasuot pa ng sexy na fit dress si Annika na bumagay sa kurba ng katawan. Sa loob ng dress, naroon ng iilang patalim. Maski ang ginamit na pantali sa buhok ay isang kutsilyo. So ang misyon niyo ay kumuha ng ebidensya na isang illegal ang nangyayari sa loob ng kasino. Ang balita ko ay may nangyayaring bentahan ng mga babae dyan. Ilang beses silang nakalusot sa batas. Pero malakas ang loob namin ngayon dahil na rin sa mga biktima na lumitaw. Sabi ng lalaking si Ivo habang nakatingin sa hawak niyang laptop. Ano naman ang bagay na ito? Dinuro naman ang isang itim na maliit na box. Inabot ni Ivo ang mga ito sa kanilang lahat maliban kay Dylan na tahimik lamang sa likuran nila. Nang buksan nila ang laman nito, unang bumungad sa kanila ang isang pares ng contact lenses. Contact lens? Bulong pa ni Annika na umabot sa pandinig ni Ivo. Marirecord ang lahat ng makikita nyo gamit yan, kaya kailangan nyo isuot ang bagay na yan. Wala na silang nagawa kundi ang suotin nito. Si Annika at Kasha ay pumasok sa loob ng front door, habang si Athena naman ay sa may back door. Unang pasok pa lang ni Annika, sumalubong na sa kanyang pinaghalong amoy ng alak at amoy ng paligid. Dito ako at ikaw naman dyan. Kapag may napansin kang kakaiba, kausapin mo lang kami sa earpiece na nasa loob ng tenga mo. Bulong naman ni Kasha kay Annika bago niya ito iniwan. Walang maramdaman na takot sa mga oras na ito si Annika dahil ang nasa isip lamang niya ay matapos ang misyon na ito. Naglakad-lakad pa siya at pasimpleng kumuha ng wine at saka ito nilagok.
Ilang lalaki ang nagtangka siyang landiin ngunit iniiwasan niya ang mga ito. Hanggang sa may isang lalaki ang nangahas na hawakan siya sa bewang. "Don't touch me." Babala niya sa lalaking humawak sa kanya. Pero ang hindi inaasahan ni Annika ay nang bumulong ito sa kanya. "Sino nagsabi sa'yo na pwede kang magsuot ng ganyang damit, Annika?" Namamaos pang sabi nito na nagbigay ng matinding kilabot sa buong katawan ni Annika. Dahan-dahan siyang lumingon at bumungad sa kanya si Daniel na madilim ang muka. Nagtagis pa ang bagang nito nang makitang nakaluwa ang kanyang dibdib. "Anong ginagawa mo dito?" tanong din ni Annika. "Ikaw ang dapat kong tanungin kung anong ginagawa mo dito. Suot ang nakakaakit na damit na yan, ha?" balik tanong sa kanya ng lalaki. Sasagot na sana si Annika nang biglang humingi ng tulong si Kasha. Binitawan niya si Daniel ngunit hinila siya nito at tinala sa hallway kung saan walang dumadaan na tao at napakadilim dito. "Bitawan mo ko, sir. Kailangan ni Kasha ng tulong ko." Aniya at pilit kumakawala kay Daniel ngunit sadyang malakas ang lalaki kaya hindi man lang siya makagalaw. "No, dito ka lang. Kaya na ni Kasha ang sarili niya." "Ah, baby. 2 buwan lang ako nawala. Hindi ko akalain na magiging ganito kakaganda." Puno ng paghangang bulong ni Daniel kay Annika, kaya mas lalong kinilabutan ng dalaga. "Anong sinasabi mo dyan? Anong baby ka dyan? Baka nakakalimutan mo may Amanda ka na." Singhal sa kanya ni Annika. "Wala akong pakialam." Sabi naman ni Daniel. Nang magtaas ng tingin si Daniel, bumulaga kay Annika ang puno ng pagnanasang mga mata. Bumaba pa ang tingin nito sa nakaawang na labi ni Annika. Kaya sa isang iglap, magkadampi ang mga labi nila. Hindi agad nakagalaw si Annika dahil hindi niya naman alam kung ano ang dapat i-react. Kusang sumunod na lamang ang labi niya, katagalan at ninanam namang kalambutan ng labi ng binata. Hindi na inisip na isang malaking pagkakamali ang magpatalo sa nararamdaman niya. Naghiwalay lamang silang dalawa nang may sumabog ng sobrang lakas. Nagkagulo ang paligid dahil sa mga taong gustong makalabas ng lugar na yon. Nagkatitigan pa sila ni Daniel bago siya nito hinila patungo sa likod ng pader nang muling may sumabog. "Annika? Annika! Naririnig mo ba ako? Nasaan ka? Lumabas ka na ngayon dyan sa kasino dahil nire-raid ang buong lugar ng mga armadong lalaki." Sigaw ni Dylan sa earpiece na nasa tenga niya. Muling sumilip si Annika sa mga taong nagtutulakan pa rin upang makalabas habang ang iba ay natutumba na lamang dahil sa tama ng baril. Narinig pa niya si Daniel na umangil kaya napatingin siya sa binata. Nakapikit ito habang pinagpapawisan. Nagtaka siya kaya hindi niya napigilan na lapitan nito. At dito lamang niya napansin ang pulang likido sa itim nitong damit. Napaungol pa ito nang mahawakan niya ang tama nito sa tagiliran. "San mo nakuha ang tama na ito? San?" taranta niyang tanong sa lalaki. "It's okay. Malayo sa bituka. Ang mahalaga ay ligtas. Lumabas ka na at sabihin mo kay Dylan na narito ang lahat na ebidensya na kailangan nila." Sa kanya inabot ang maliit na USB. "Hindi. Hindi kita pwedeng iwanan dito basta na lang. Lalabas tayo dito ng sabay. At hindi ko hahayaan na iwanan ka dito." Determinadong sabi ni Annika. Pero umiling-iling lamang si Daniel. Dahil alam ng lalaki na malabo pang makalabas sila sa lugar na ito na wala silang nakakalaban. Magiging pabigat lamang siya sa babae kaya mabuti nang maiwan siya at humingi ito ng tulong. "Hindi kita iiwan dito." Naramdaman ni Daniel ang pag-angat niya dahil sa pag-alalay sa kanya ng dalaga. Naglabas din ang 3 maliliit na patalimang babae at basta na lamang ibinato sa mga armadong lalaki na papalapit sa kanila. "Ano ba? Padaanin niyo kami." Malakas pang sigaw ni Annika nang harangan sila ng 2 lalaki. Binitawan na muna niya si Daniel sa may gilid at nakipaglaban ng babae. Nahihirapan man si Daniel dahil sa panghihina, hindi niya napalagpas kung gaano makipaglaban ng babae.
Hindi niya akalain na marunong ang babae. Dahil sa isang iglap, nagawa nitong patumbahin ang dalawang lalaki sa harapan nito. Malapit na sila sa fire exit nang biglang magbukas ang pintuan at iniluwa na si Dylan. Mabilis niyakap ng kakambal niya ang babae na kinagulat ni Daniel. Tanga ka ba? Alam mo nang delikado dyan sa loob pero hindi ka nakinig. Dapat iniwan mo na ang gagong yan. Galit na sabi ni Dylan sa babae. Pero hindi ko siya pwedeng iwan. Unahin mo ang sarili mo bago ang iba. Sigaw ni Dylan na nagpatigil sa diskusyon. Nakita ng lalaki ang panlalaki ng mata ng dalaga kaya wala siyang nagawa kundi ang buhati ng sariling kakambal patungong sa sasakyan. Sumunod na rin si Annika at habang naglalakad sila patungong sa sasakyan ay siya naman pagdating ng mga pulis. Tahimik ang lahat hanggang sa makaalis sila sa lugar na yon. Wala na nagsalita sa kanila. Basta, pinagmasdan nila ang kilos ni Annika dahil sobrang pag-aalala nito para sa lalaki. Hindi maitago ng dalaga ang tunay na nararamdaman. Hanggang sa makarating na sila sa ospital, hindi na nagawa pang sumunod ni Annika dahil narito na ang nobya ng lalaki na si Amanda. Nagwawala ito sa loob dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising si Daniel. Malalim ang tama ng baril nito. Kaya ilang oras din na naging operasyon para matanggal ang bala sa loob ng katawan ng binata. Kung di dahil sa babaeng yan hindi mangyayari ito kay Daniel, simula nang dumating siya sa buhay namin, nagkandaletche-letche na ang lahat. Pagwawala nito at saka dinuro si Annika na tahimik lang sa isang gilid. Stop it! Hindi niya kasalanan kung ano nangyari kay Daniel, pwede ba? Sabi ni Dylan sa babae nang subukang sugurin nito si Annika. Anong hindi kasalanan? Kundi dahil sa kanya hindi mangyayari ito kay Daniel. Bakit hindi mo sabihin sa lahat kung paano mo landiin si Daniel kahit alam mong may fiancé na siya? Tas ngayon si Dylan na naman ngayon? Annika, ganun ka ba kababang para makapunta ka sa taas kailangan mo pang magpakababa ng ganito? Hasik nito na nagpatahimik sa lahat. Ang bibig mo, Amanda, kapag hindi ako napagtimpi, sisiguraduin kong lilipad ka palabas ng ospital ko. Pagbabanta ni Kasha sa babae. Ba't ako ang kailangan lumabas? Hindi ba dapat siya? Dahil sa kanya, nangyari ang lahat ng ito. Dahil kay Daniel, kaya nangyari ang lahat ng ito. Kundi siya nagtungo sa misyon namin at iniligtas si Annika, wala siya dyan ngayon. Hindi mo ba naiintindihan ang lahat? May gusto si Daniel kay Annika. At alam namin na hindi ka tanga para hindi yun malaman. Sigaw ni Kasha sa mismong pagmumukha ni Amanda. Hindi yan totoo. Nangako sa akin si Daniel na ako lang at ako lang. Nangako siya sa akin. Sabi pa nito. Alam mo, kundi lamang dahil sa sakit mo at sa utang na loob niya sa'yo, ay matagal ka na niyang tinalikuran. Mahinang bulong ni Kasha sa babae na mas lalong nagpaputla dito. Wala nang nagawa si Amanda kundi ang umalis doon. Napahinga naman ng maluwag si Annika dahil sa wakas ay umalis na ang babae. Naramdaman niya ang malambing na yakap ni Kasha na nagsasabing maayos na ang lahat. Lumipas ang dalawang linggo at bumalik sa normal ang lahat. Nakabalik na si Annika sa mansyon ni Daniel. Hindi na siya muli pinayagan ng binata na sumali sa mansyon dahil delikado. Biglaan din ang pag-alis ni Amanda sa mansyon kaya halos magpugay ang lahat ng tao. Anong iniisip mo at mukhang napakalalim? Sabi ni Daniel na nasa likuran ni Annika. Napakislot pa ang dalaga at kamunti ka nang nabitawan ng hawak na gunting. Hey, mag-ingat ka. Kaya paano na lang kung nahulog sa paanan mo yung hawak mo? Bakit ba hindi ka nag-iingat? Saway nito sa kanya na puno ng pag-aalala. Nagulat kasi ako sa'yo. Ba't kasi bigla-bigla ka nalang sumusulpot na parang kabuti? Hindi ba pwedeng magsalita ka o ipaalam mo na nandyan ka? Naiinis na sabi ni Annika. Hindi napigilan ni Daniel ang pag-usdi ng ngiti sa labi habang pinapanood ang reaksyon ng dalaga. Nakakunot kasi ang noon nito
habang nakanguso na mistulang bibe. Dalawang linggo na nakakalipas nang si Annika ang mag-alaga sa kanya, isang desisyon na hindi niya pinagsisihan. Hiniwalayan niya si Amanda kahit alam niyang malaki ang magiging kabayaran nito kay Daniel. Nga pala sir, panimula ng babae at saka sinimula ng paggugupit ng mga nagtataasang damo. Yes. Bakit ata biglaan ang pag-alis ni Miss Amanda? Nakakapagtaka lang at hindi ata siya nagwala ngayon. Dati-rati kasi napakamainitin ang ulo niya at ang paglabas naman siya na hindi niya magawa. We broke up. Isang salita na nagpatigil kay Annika. Bakit naman? Nagkaroon ba kayo ng hindi pagkakaintindihan? Dapat ay pinag-uusapan niya na tinaayos. Isipin niyang pinagsamahan niya na ilang taon. To tell you the truth, she blackmailed me para tanggapin ang alok niya na maging fiancé ko. Ang ama niya, ang general ng kabilang military. Kaya malakas ang loob niyang gawin ang bagay na yon. I thought I can learn loving her, pero hindi pala. Unti-unting dumilim ang kalangitan. Tila malapit ng umulan kaya hindi na rin napigilan ni Annika ang tumingin sa langit. Ganoon din si Daniel. Mas lumakas pa ang hangin kaya lumipad ang mahabang buhok ni Annika. Nang muli niyang lingunin si Daniel, ay malapit ang pagmumukha niya dito. Ikinawit ni Daniel ang takas na buhok sa likuran ng kanyang tenga at mas lalong tumitig sa mga mata niya. Alam mo ba kung sino ang nagbigay ng lakas sa akin upang maging matapang? Sino? Halos mautal na tanong ni Annika at hindi na rin niya napigilan pa ang sarili na mapatingin sa mga mata ni Daniel. You. I like you. Sabi ni Daniel, ngunit sumabay na ang malakas na busina ng sasakyan sa hindi kalayuan. Hindi narinig ni Annika ang sinabi ni Daniel dahil naagaw ng atensyon niya si Dylan. Annika! Malakas na sigaw ni Dylan, dala ang napakalaki na bukay ng bulaklak. Ang kaninang masayang mukha ni Daniel ay nawala nang makita niya kung paano sumaya si Annika sa simpleng bulaklak na galing kay Dylan. Anong meron at binibigyan mo ako ng bulaklak? Nagdiningning pa ang mga mata ni Annika habang nakatingin sa bulaklak. Nang makita ko, ang mga yan naalala kita. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na bilhin yan para sa'yo. Nakangiting sabi pa ni Dylan, hindi ka na dapat nag-abala pa. Teka Daniel. Gulat na gulat niyang tanong kay Daniel dahil biglang kinabig ng lalaki ang bewang niya. What are you doing here? Mahina, ngunit puno ng diin na tanong ni Daniel sa sariling kakambal. Nagkasubukan silang dalawa at ramdam ni Annika ang pagbigat ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Kaya bago pa lumala ang sitwasyon ay pumagitna na siya. Teka, ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Takang tanong niya sa mga ito. Nothing. Sabay pang sabi na magkakambal. Nagpaalam silang dalawa kay Annika na tutungo muna sa loob ng mansyon. Simpleng pagtango na lamang ang nagawa ni Annika dahil hindi rin niya maintindihan kung ano nga ba ang tensyon ng dalawa. Hinayaan niya silang magkausap dahil wala naman siyang alam sa nangyayari. Ngunit may bahagi sa puso niya na nang hinayang dahil hindi niya narinig kung ano nga ba ang sinabi ni Daniel kanina bago dumating si Dylan. Hindi pa rin matigil ang puso niya sa pagtibok. Sa isiping, sigurado na siya sa sariling nararamdaman niya ang pag-ibig para sa binata. Sa kabilang banda, ay mabibigat ang bawat hakbang ni Dylan at Daniel na nagtungo sa loob ng opisina nito. Nagtatagis ang bagang ni Daniel sa sariling kakambal dahil sa ginagawa nito para kay Annika. Binabalaan kita, Dylan. Layuan mo si Annika. Alam mo naman ang totoong nararamdaman ko, hindi ba? Bakit ka pa umeepal ngayon? Nanggigigil niyang sambit sa hakambal. Hindi siya sayo. Akin siya. Akin siya simula na mapadpad siya sa puder ko. Akin siya simula na matikman ko ang mga labi niya. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo?
Pagkatapos mo kay Amanda, kay ani ka naman ngayon? Anong tingin mo sa mga babae, Daniel? Laruan? Napatigil si Daniel sa sinabi ng kanyang kakambal. Huwag mong lukuhin ang sarili mo. Alam mong hindi ka basta-basta makakawala sa babaeng yon. Inilalagay mo lang sa kapahamakan si Anika. Mag-isip ka nga, ipapahamak mo lang si Anika. Tuluyan siyang nanahimik dahil sa sinabi ng kakambal niya. Ngunit bago pa makalabas ng opisina ni Daniel si Dylan, may huling sinabi siya sa kanyang kakambal. Ngumisi na lamang nang nakakaloko si Dylan at saka na siya tuluyang lumabas ng opisina nito. Lumipas ang isang linggo at naging masaya at maayos ang relasyon ni Anika at Daniel. Palagi pa rin nahiki-epal si Dylan, ngunit nasanay na rin talaga si Anika sa presensya ng lahat. Ano bang ginagawa natin dito? Hindi ba ang sabi ni Daniel ay maghintay tayo sa may restaurant? Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Anika kay Dylan matapos siyang dalhin sa tabi ng dagat. Basta! Sabi na lang ni Dylan at saka siya iniwan ng lalaki. Tumingin na lamang si Anika sa papalubog na araw at hindi mawala sa kanyang labi ang malapad ng ngiti. Wala na siyang mahihiling pa dahil sobrang saya niya ngayon sa buhay niya. Mama, pinapanood mo ba ako ngayon? Nakikita mo ba kung gaano kaayos ang buhay ko ngayon? Salamat kay Daniel at sa iba pa. Bulong niya sa hangin. Umaasang marinig ng kanyang ina na matagal nang pumanaw. Pipilitin kong maging masaya at magkaroon ng kumpletong pamilya, Mama. Pamilyang kailanman ay hindi ko naranasan dahil maaga kayong kinuha sa akin ni Papa God. Mama, Papa, sobrang saya ko na po. At nasa maayos na po ang buhay ko. Hindi napigilan ni Anika ang pagpatak ng luha niya, dala ng galak dahil sa nangyayari sa buhay niya. Mas lalo lamang siyang naluha nang makita sa gilid niya si Daniel habang may tanga na napakalaking bouquet ng bulaklak. Nakangiti ito ng sobrang lapad habang unti-unting lumalapit sa kanya. Sa likuran pa nila ay ang mga kaibigan nila na nakangiti habang pinagmamasdan sila. Hi, flowers for you. Biro pa ni Daniel sa babae bago ibinigay ang napakalaking bouquet. Ano na naman ito? Ba't may pagganito? Hindi ka na dapat nag-abala pa. Kunwaring nahihiya pa niyang sabi sa binata matapos makuha ang bulaklak. Hindi ko matatanggap na naunahan ako ng kakambal ko sa pagbibigay sa iyo ng bulaklak. Hindi ko matatanggap yun. Nakanguso pang sabi ng lalaki kaya hindi maiwasan ni Anika na matawa na lamang. Lumuhod pa si Daniel kaya mas lalong naghiyawa ng lahat. Will you be my girlfriend? Tanong ni Daniel na mas lalong nagpabuho sa luha ni Anika. Kasabay pa ng mga hiyawa ng lahat at ang minsan-minsang pamumuska ng lahat sa kanila. Paulit-ulit na tumango ang dalaga bilang sagot. Mabilis na tumayo si Daniel at kinarga niya ang babae habang walang sawa sa pagsigaw. Hindi mapaglagyan ang ligaya nilang dalawa. Hindi inalintana ang kasunod na kapahamakan. Nagdikit ang mga labi nila kasabay ng naggagandahang fireworks. Sa hindi kalayuan, nagpupuyos ang damdamin ng babae habang umiiyak. Banayang patak ng masasaganang luha habang nakatingin sa dalawang tao na sumira sa buhay niya. Hindi ako makakapayag na magiging masaya kayo habang ako nagdurusa. Magbabayad ka, Daniel. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo sa akin dahil sisiguraduhin kong hindi kayo magiging masaya. Puno ng hinanakit na sabi ng babae. Lumipas ang mga araw, mas lalong hindi mapaghiwalay sina Daniel at Anika. Ang lalaki na rin ang nagturo kay Anika kung paano gumamit ng baril para sa self-defense nito. Narito sila ngayon sa hardin at tinuruan niya si Anika kung paano makipaglaban ng walang nakikita. Hindi ba sinabi ko sa'yo, gamitin mo ang senses mo? Pakiramdaman mo ang kalaban kung nasan ba siya. Strict ang turo ni Daniel sa babae. Kanina pa sila nag-iensayo, ngunit hindi pa rin mahulaan ni Anika kung kailan ang muling pag-atake niya.
Pawis na siya at hindi niya na mabilang ang mga pasa at sugat dahil sa mga patalim na hindi niya naiwasan. Paano ko ba kasi malalaman? Pakiramdam mo kung saan ang paghinga niya, ang galaw ng mga paa niya, ang instinct mo. Muling sigaw ni Daniel. Sa ilalim ng puno naroon si Dylan at pinapanood ang dalawa kung paano magpatayan sa katirikan ng araw. Hindi mapigilan ni Dylan na mapatingin sa babae. Ngunit isang tipid ng ngiti lang ang gumuhit sa labi niya. Minsan lamang siya umibig sa babae. Tapos malabo pang mapasakan niya. Dahil pag-aari ito ng kakambal niya. Hindi siya ganoon kasama upang pagkaitan ng kakambal niya na ikasasaya nito. Focus, love. Focus, please. Sabi ni Daniel at muling bumato ng patalim sa direksyon ni Annika. Sa isang iglap, nasapo ni Annika ang patalim kaya muling bumato si Daniel na magkasunod at nagawa itong iwasan ni Annika. Mas lalong humanga si Dylan nang ibato ni Annika ang patalim sa direksyon ng hakambal niya. Kamuntika na matamaan si Daniel, kundi lamang ito mabilis na umilag. Nagawa ko? Hindi makapaniwala si Annika nang alisin ang nakatakip na panyo sa mata. Nagtatalon pa ang dalaga at napakalaki ng ngiti sa mga labi na yumakap sa hakambal niya at ngumiti lamang kay Dylan. Pinagpagan niya ang sariling puwetan at hindi na nagpaalam sa dalawa na sisibat na. Ngunit may napansin si Dylan mula sa malayo. Isang lalaking nakasuot ng itim na kap ang nasa bakura nila kaya wala na siyang sinayang na oras pa at hinabol ito ngunit mabilis na nakatakas ang lalaki. Masama ang pakiramdam ni Dylan sa lalaking yon. Lalo na nang muli siyang tumingin sa dalawa at kumabog ng sobrang lakas ang puso niya. Dahil sa oras na makita niya ang nakangiting mukha ng dalawa, ayun na pala ang huling beses na makikita pa nila ang mga ngiti sa labi ng mga ito. Balik panaog ang mag-asawang Marinette at Dave sa loob ng sala habang ang buong angka ng Hamilton ay naroon din. Nag-iisip ng plano kung paano nila hahanapin sina Daniel at ang kasintahan nito na si Annika. Nakatanggap sila ng balita na nabundol ang sinasakyan ng dalawa habang pauwi ngunit pinagtaka nila ay hindi mahanap ang mga ito. Sa palagay nyo, sino ang gagawa ng kahiyupang ito? Ang pamilya ba ni Amanda? Tanong ni Marinette sa lahat, ngunit walang kumibo dahil maski sila ay hindi sigurado. 24 hours na nawawala ang mga ito at hindi din nila maasahan ng mga pulis dahil mukhang pati ang mga ito ay bayad dahil wala silang ginagawa upang mapabilis ang paghahanap. Sigurado ako na may kinalaman ng lalaking nakita kong umaaligid noong nasa mansyon ako ni Daniel. Kung may kinalaman ng lalaking yan, magagawa niya kayang matalo ang dalawang hayok na yon? Sa tingin ko malaki o makapangyarihan ng nasa likod ng pagdukot kina Daniel at Annika. Singit naman ni Kasha. Sinubukan kong pasukan ng mga CCTV na pinangyarihan ng aksidente. Ngunit, nang araw na yun ay mukhang nakasara ang mga ito. Matalino ang gumawa nito at hindi basta-basta ang ginagawa lamang. Sabi ni Evo matapos ibaba ang laptop dahil kahit anong ulit niya sa mga video na nakuha niya ay hindi sapat upang malaman kung sino ba ang dumukot sa dalawa. Anong gagawin natin ngayon? Hayaan na lamang sila? Paano natin sila mahanap kung wala tayong mahanap na clue? Si Calix ang nagsalita. Hindi ko alam. Basta ang alam ko ay hindi madali ang hide and seek na larong ito. Sabi ni Kasha. Madilim ang paligid, mabaho at tila basa ang lapag kung saan nakasalampak si Annika. Ramdam niya na may dalawang mabibigat na kadena ang nasa mga paa niya habang nakatali naman sa kanyang likuran ng mga kamay. Mahapgi ang iilang bahagi ng katawan niya, lalo na ang balikat. Pinakiramdaman niya ang paligid at mag-isa lamang siya. Naalerto siya nang maalala si Daniel. Daniel? Daniel! Namamaos na tawag niya sa pangalan ng lalaki. Pero walang sumagot sa kanya. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal sa lugar na ito. Ngunit isa lang ang alam niya. Nagugutom na siya at namamalat ang mga labi niya
dahil sa matinding uhaw. Mas lalo siyang naalerto nang marinig ang paglangit-ngit ng pintuan at iniluwa noon ng tatlong tao. "Sino kayo? Anong ginawa niyo kay Daniel?" Matapang pa niyang sigaw. "Ito ba yung pinagmamalaki ni Dantes na ipinalit sa apo ko? Mukha naman basura ang isang to." Maanghang pang sabi ng matandang lalaki. "Nasaan si Daniel? Anong ginawa niyo sa kanya? Anong ginawa niyo?" Pambabaliwala niya sa mga ito. Pero kaysa sagutin, isang timbang tubig ang ibinuhos sa kanya. Parang nagising sa katotohanan si Annika na nasa kapahamakan sila ni Daniel. "Huwag mong isipin ang lalaking yun, iha. Dahil kapag hindi niya minahal ang apo ko, ay isusunod ko siya pagkatapos ko sa'yo." Sabi ng matanda na nagbigay ng matinding kilabot kay Annika. Sa kabilang panig ng silid, naroon si Daniel habang nakatali ang magkabilang kamay at paa sa malambot na kama. Nasa harapan niya si Amanda na umiiyak sa harapan niya. Hindi niya magawang tingnan ang babae dahil nagpupuyo siya sa galit dahil sa ginawa nito sa kanila ni Annika. "Patawarin mo ko, Daniel. Mahalan talaga kita kaya ako nagawa to. Hindi ko alam na aabot sa ganito yung lolo ko." Pagsusumamo naman niya sa lalaki, ngunit hindi niya magawang maniwala. "Patawarin? Hindi kita mapapatawad kapag may nangyaring masama kay Annika, tandaan mo yan. Bakit ba hindi mo pa rin maunawaan na hindi kita mahal?" "Si Annika ang mahal ko. Bakit kailangan mong umabot sa ganito na may nadadamay na inosenteng tao dahil sa pagiging sakim mo?" Hindi napigilan ni Daniel ang pagputok ng galit dahil sa sobrang pag-aalala kung ano nga bang nangyari sa nobya. "Hindi ko naman ginusto na umabot sa puntong makakapatay si Lolo. Para lamang sa kasiyahan ko. Daniel, nakukonsensya na ako. Nakukonsensya na ako sa mga ginagawa ni Lolo. Mapasaya lang ako." Hagulhol ni Amanda na mas lalong nagpataka kay Daniel. Hindi niya maunawaan ang sinasabi ng babae. "Talagan mo ko at nang malaman ko kung anong ginawa ng mga hayop na yun kay Annika." Utos pa ni Daniel sa dalaga. Pero umiling lang ito na mas lalo nagpainit sa ulo ng binata. "Why not? Kailangan ko makita si Annika para iligtas siya. Mas lalong hindi kita mapapatawad kapag may nangyaring masama sa kanya." Nanginginig at tila kinakausap ni Amanda ang sarili. Tila nababaliw ito dahil sa paulit-ulit na sinasabi. "Amanda, kalagan mo ko." "Hindi, papatayin ka ni Lolo. Hindi pwede. Hindi ka damay sa galit niya sa mga Hamilton. Hindi ka sasaktan ni Lolo." Bulong pa nito. Wala nang nagawa pa si Daniel kundi ang gumawa ng paraan upang makawala. Wala na siyang sapat na oras para manatili pa rito dahil nasa bingit ng kamatayan ang buhay ni Annika. Hindi makakapayag si Daniel na mawala ito o may mangyaring masama rito dahil sigurado siyang ikamamatay niya kapag nalaman niyang wala na si Annika. Sa mansyon ng mga Dantes ay nagpupuyas ang damdamin ni Marinette, ang ina ni Daniel at Dylan, dahil nalaman nila na may kinalaman ng general ng kabilang military sa pagkawala ng anak nila. Ang kaaway na mortal ng mga Hamilton simula pa noon hanggang ngayon. Hindi nila alam na nagkaroon ng ugnayan ng anak sa apo nito na si Amanda. Ayaw umamin ng Don Florentino na nasa kanyang dalawa. Nagmamatigas talaga sila at nag-aamok pa ng labanan kapag hindi tayo tumigil sa pang-aakusa sa kanya. Sabi ng lalaking madilim ang mukha na si Fagan. Matanda na ang lalaking ngunit hindi maitatago na sobrang tigas pa rin ito habang nasa tabi naman ang kanyang asawa. Sumunod na rin ang apat pang Hamilton na sina Cesar, Steve at Sancho na kasama ang mga asawa. Hindi talaga sila aamin dahil kasiraan ang ginawa nilang pagdukot at pananakit sa parte ng pamilya natin. Singit ni Sancho. Wala ba tayong pwedeng gawin para malaman kung nasan ang dalawa? Ilang araw na ang lumilipas at hindi na ako mapakali. Sabi ni Marinette sa mga kaibigan. Isa na lang ang kilala ko.
na makakatulong sa atin at kailangan ko siyang pwersahin para magsalita siya dahil siya naman ang punot dulo ng lahat. Nanggagalaiting sabi ni Maxwell. Wala nang nagsalita na kahit sino sa kanila dahil kilala nila ang tinutukoy nito. Ito na lamang ang tanging paraan upang mahanap kung saan itinago si Daniel at Annika. Panay ang sigaw ni Annika sa loob ng dungeon para sa pagpaparusa sa kanya. Panay pasa at paso ang buong katawan niya dahil sa pagpapahirap ng mga ito sa kanya. Pero ni minsan ay hindi siya kailanman nagsayang ng luha. Akalain mo yun, napakatibay mo. Ni isang patak ng luha ay wala akong makita sa'yo. Natutuwa pang sabi ng matandang lalaki na nakasuot ng uniformeng pangsundalo habang may hawak na bakal na isinasawsaw nito sa nagbabagang apoy. Mamahalin ka pa kaya ni Daniel kapag nalaman niya ang nangyari sa katawan mo? Saad pa nito? Mamahalin niya ako at wala kang magagawa. Sa tingin mo ba sa ginagawa mo sa amin ay ikaliligaya mo yan? Mamatay kang laging pangalawa dahil ang mga haming to na nauuna. Napahiyaw muli si Annika nang idikit sa kanyang hita ang bakal na kanina ay nasa apoy. Damang-dama ng balat niya ang pagkalapnos. Pero nagawa pa rin tumingin ang nakamamatay sa matandang lalaki. Hindi iyon nagustuhan ng matanda, kaya naglakad siya patungo sa mesa na puno ng armas na pagpaparusa. May kinuha siyang maliit na bote at saka ngumisi ng malademonyo. Anong gagawin mo? Namumutlang tanong ni Annika. Ngunit ngumisi lamang ang matanda at sa isang iglap, ang nakakarinding sigaw ni Annika ang narinig sa buong paligid. Ang sigaw niyang tumatangi sa matinding sakit ng mga mata niya dahil sa ibinuhos ng matandang lalaki sa mga mata niya. Nawalan pa siya ng malay dahil sa tindi ng sakit. Hindi na niya kinaya pa kaya kusang bumigay ang buong katawan niya. Dala ng sakit na walang kapantay at ang ilang araw na pagpapahirap sa kanya. Nabasag bigla ang basong nakalagay sa ibabaw ng mesa kung saan nakakulong si Daniel. Bigla lamang kumalabog ang sobrang lakas ng dibdib niya at hindi siya mapakali. Bigla na lamang pumasok sa isipan niya si Annika at hindi pa lalong nakatulong ang mga senaryong pumapasok sa kanyang isipan. Ilang mura ang nasa isip niya bago bumukas ang pintuan at iniluwa nito sina Dylan, Kasha, Calix, Maxwell at ang iba pa. Kusang pumatak ang mga luha ni Daniel nang mabungaran ng ina at ama. Ma'am, mahinang tawag niya sa ina. Paano niyo ako nahanap? Si Annika, kasama niyo ba siya? Agad niyang tanong sa kanila ngunit umiling ang ina. Sa likuran nila ay si Amanda na lumuluha habang nakatingin sa kanya ang lahat. Inaantay ang pag-amin nito kung saan itinago si Annika. Wala na silang hinintay pa na oras at mabilis na nagtungo sa abandonadong building sa gitna ng gubat kung saan dinala ang dalaga. Pinagplanuhan nila ng maayos ito dahil base kay Amanda, hindi biro ang dami ng mga taong narito na maaari nilang makalaban. Ipapaalala ko lang sa'yo, Daniel. Huwag kang magpapatalo sa bugso ng damdamin mo. Huwag kang basta-basta susugod para makuha natin sila ng buhay. Paalala ni Fagan sa binatang parang anak na niya. Kayo, huwag na huwag kayong papatay hanggat di ko sinasabi nagkakaintindihan ba tayo? Sigaw pa nito sa lahat. Dahan-dahan at kanya-kanyang sumugod na ang lahat. Dumaan si Daniel sa likuran ng building at tatlong lalaki ang nagbabantay dito. Nagawa niyang mapatumba ang lahat, ngunit na makapasok siya sa loob ng abandonadong building, sigaw ni Annika ang umalingaw-ngaw sa paligid. Dali-dali siyang nagtungo kung nasaan ang dalaga at halos lumuhod siya na makita ang kalagayan ng dalaga. Puno ng pasa at paso ang buong katawan ni Annika, payat at tila hindi nakakain ng ilang araw. Ang mas lalong nagpatulos sa luha ni Daniel ay nang makita ang mata ng dalaga. Lumuluha ito ng dugo. Pinalilibutan pa siya ng limang lalaki at kasama ang matandang general na may dalang itak. Walang diyaka talagang babae ka. Papatayin kita at isusunod ko ang Daniel na yan.
iisa-isahin ko ang mga Hamilton at pagsisisihan nilang lahat na sana ay hindi na nila ako kinalaban. Anang matanda. Sabay-sabay silang sumugod kay Annika, ngunit nagawang mapatumba ng babae ng walang kahirap-hirap ang mga lalaki. Wala na rin ibang mapuntahan ng matandang general, lalo na at nagtipon-tipon na ang lahat. Subukan nyo. Subukan nyong lumapit sa akin at sisiguraduhin kung mamamatay kayong lahat. Pagbabanta ng matanda, ngunit wala ng takot ang makikita sa kanilang mga mata. Nagawa ng matanda na makuha si Annika at tinutok sa leeg ng dalaga ang hawak nitong patalim. Hinang-hina na si Annika at kahit anong oras ay bibigay na ang katawan nito. Nagpupuyos ang lahat dahil sa nasaksihan sa nangyari sa dalaga. Hindi ka na naawa, Don Florentino? Nagawa mong manakit ng babaeng walang laban sa'yo dahil lamang sa inggit mo sa amin? Panunuya ni Fagan. Manahimik ka, Hamilton. Kundi dahil sa'yo hindi mangyayari to. Kung minahal lang sana ng hayop na yan ang apo ko, hindi to mangyayari. Hindi ba? At sobrang babaw naman ang dahilan mo para pumatay ng inosenteng tao dahil lamang sa kaligayahan ng apo mo? Bakit? Sasaya ba ang apo mo kapag pinakasamahan siya ng anak ko? Gusto mo bang mamuhay ang anak ko na hindi masaya? Pati na rin ang apo mo? Nang gagalaiting sabi ni Marinette. Lolo! Nauutal na tawag ni Amanda. Tumingin naman ang matandang lalaki sa kanyang apo at biglang lumambot ang mata ng matanda. Lo, uwi na tayo. Tama na to. Hindi na tama ang ginagawa natin, please. Lolo, sumuko na po tayo. Pag-iyak ni Amanda. Apo, hindi ako susuko dahil wala tayong ginagawang masama. Kasalanan ito ng lahat ng mga Dantes na yan. Kung bakit nangyari sa iyo ang bagay na yon. Kung di kanya pinalayas ng araw na yon, hindi mangyayari sa iyo ang lahat ng yon. Pero Lolo, hindi naman maibabalik ang lahat kahit napatayin mo pa si Annika. Hindi ako magagawang mahalin ni Daniel dahil hindi niya naman talaga ako minahal kailanman. Unti-unting binitawan ng matanda si Annika. Ngunit ang akala nila ay magiging ayos na ang lahat. Ngunit hindi. Mabilis na itinutok ng matandang lalaki ang baril sa direksyon ni Daniel at saka ito pinaputok. Gulat na gulat ang lahat at hindi makapaniwala sa nangyari. Nakayakap si Amanda kay Daniel habang umiiyak. Niyakap siya agad ni Daniel dahil unti-unti itong bumabagsak. Bumulwak pa ang dugo sa bibig ni Amanda habang nakatingin kay Daniel. I'm sorry. I'm really sorry. Nahihirapang bulong ni Amanda. Hindi, dadalhin kita sa ospital. Hindi pwede, Amanda. Natataranta at naguguluhang sabi ni Daniel habang tangan si Amanda. Sorry. Huling sambit ng dalaga bago ito pumikit at nalagutan ng hininga. Tulala at nakaluhod naman ang matanda habang nakatingin sa apo niyang wala ng buhay. Sinangga ng apo niya ang baril na dapat ay tatama kay Daniel. Tinamaan si Amanda ng direkta sa puso at ito ang kinamatay ng babae. Ang hagulhol ng lahat ang marinig sa lugar. Dahil kahit hindi maganda ang ginawa ng babae, ay masakit pa rin sa kanila na mawala ito. Sinugod na rin sa ospital si Annika dahil humihina na ang pulso ng babae. Lumipas ang isang linggo, hindi pa rin nagigising si Annika. Maraming injury ang katawan ng dalaga, kaya hindi pa rin ito nagigising. Dahil sa pagod at gutom, idagdag pa ang nangyari sa mga mata ng dalaga. Unti-unting bumukas sa mga mata ni Annika, ngunit pagwawala nito ang umalingaungaw sa paligid. Dali-daling lumapit si Daniel at niyakap ang dalaga. Ang mata ko! Bakit wala pa rin akong makita? Ang mga mata ko! Shh! It's okay. It's okay. Pagpapakalma ni Daniel sa babae. Paulit-ulit niya pang hinalikan ang uluhan nito upang iparamdam na magiging maayos din ang lahat. Hindi pa rin ako makakita, Daniel. I know, magiging maayos din ang lahat. Paninigurado niya kaya nagawang kumalma ni Annika. Gamit ang mga nanginginig na kamay ni Annika, kinapa niya ang mukha ni Daniel. At tulad niya,
Basang-basa ng luha ang mga mata ng binata. Luha dahil sa nakakaawang lagay ni Annika na nasa mga bisig niya. Natatakot ako. Baka hindi na kita makita. Ako ang magiging mata mo kung ganun. Sabi ni Daniel, mahal na mahal kita at gagawin ko ang lahat para maibalik ang paningin mo. Pangako, gagawin ko ang lahat dahil kaya ko ibigay ang mga mata ko para lang makakita kang muli. Lumipas na 5 taon nang mangyari ang insidenteng bumago sa buhay nilang lahat. Hindi naging madali sa lahat ang nangyari dahil na rin sa naging kondisyon ni Annika. Hindi match ang mga mata na nakita nila para sa dalaga. Kaya tumagal ng 1 taon bago muling nakita si Annika. Salamat sa mga mata ni Amanda na binigay ng lolo nito kahit na sa kulungan nito upang magsilbing pagbabayad sa nagawa nito sa kanila. Ito na lamang ang tanging magagawa niya para kay Annika. Ikinasal din sila matapos iyon at biniyayaan ng 1 supling. Danica, hindi pa ba uuwi ang mami mo? Ang sabi niya, di ba maaga siyang uuwi dahil tapos lang misyon niya? Kausap ni Daniel sa 4 na taon na anak na babae. Hindi ba siya nagsabi na malilate siya ngayon? Tanong pa niyang muli sa anak ngunit hindi siya pinansin nito. Matapos ang 3 taon, naging 1 lieutenant si Annika. Kaya hinayaan siya ni Daniel dahil pangarap din nito ng dalaga. Upang makalimutan din ang traumang naranasan sa nakaraan. Daniel, iniwan ang asawa mo sa banyo, hindi ko alam kung ano nga ba ito. Sabi naman ni Aling Berta, hawak ang maliit na box. Nagtaka naman si Daniel dahil wala siyang maalala na nakita niya ang box sa loob ng kwarto nila kanina. Kay Annika ba ito, Nay? Hindi mo ba inalam ang laman? Tanong pa niya sa matanda. Naku, hindi dahil si Annika ay may pagkamasikreto. Birong sagot ng matanda. Kinuha ni Daniel ang box at saka ito walang pagdadalawang isip na binuksan. Tumambad sa kanyang pregnancy test na may ribbon. Dahil sa gulat, hindi siya agad nakakilos at nakapagsalita hanggang sa makita niya si Annika na papasok sa loob ng sala. Sinalubong pa siya ng anak nila ngunit siya ay hindi pa rin makagalaw. Love? Hindi mo man lang ba ako yayakapin? Tanong pa ni Annika sa asawa, ngunit napadpad ang tingin ni Annika sa box na pinatago sa kanya ni Alice, ang asawa ni Dylan. Let me explain, love. Nauutal pa niyang sabi. Anong ipapaliwanag mo? Nabuntis ka? Sino ang ama, ha? Sinong ama? Hindi nga ako makakalabit sa'yo dahil sabi mo pagod ka. Sabihin mo sa akin, sino ang ama? Papatayin ko siya. Galit na sigaw ni Daniel at kinasa pa ang hawak na baril. Nagtaka si Annika dahil saan nakuha ng asawa ang baril. Love, makinig ka muna sa akin, okay? Hindi sa akin na regalong yan. Aniya, kaya napahinto sa pagtangkang pag-alis si Daniel. Kanino? Kay Alice, pinatago niya sa akin. Sasabihin niya dapat kay Dylan pero nag-away sila kaya hindi natuloy. Paliwanag niya sa asawa. Unti-unting binitiwan ni Daniel ang hawak na baril at yumakap kay Annika. Isiniksik niya ang mukha sa gilid ng leeg ng babae at niyakap ito ng mahigpit. Sorry. Sorry, hindi ako kumalma. Hinging paumanhin pa nito. Napangiti ng malawak si Annika dahil sa kaswitan ng asawa. Napakaswerte niya dahil napangasawa niya ang 1 Daniel Dantes. I love you, kaya dapat hindi ka mapunta sa iba. Sabi pa nito na mas lalong nagpahalak ka kay Annika. Sino naman ang kukuha sa akin, Aber? Biro pa niya. Wala, dahil ililibing ko agad sila ng buhay. Hinawakan ni Annika ang mukha ni Daniel gamit ang mga kamay niya at hinarap sa kanya. Pinatakan pa niya ng mabilis na halikang asawa na unti-unting ikinangiti nito. As if namang hahayaan kitang mapunta sa iba. Sa akin ka lang, Dantes, at wala ng iba. Tuluyan nang umiti si Daniel bago niya siniil ng halikang asawang si Annika.
at sa akin ka lang din, Mrs. Annika Dantes. Sambit nito at nagyakap ang dalawa. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Wrong Encounter with a Young Sergeant, written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories. Lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have...